What is up, guys? It's me again, Straw Hat, and we're back at it again with another vlog. Oh, kamusta kayo, guys? So, maraming nagtatanong kung bakit hindi na ako nakakapag-upload. So, medyo busy tayo ngayon. Kaya, natagalan tayo sa pag-upload. For today's video, pupunta tayo sa motorcycle shop. At, meron akong in-order sa Shopee, guys. Ano yan? Brake master, clutch master, and hydraulic clutch na... basta, hydraulic clutch. So, papakita ko na lang sa inyo mamaya. Ikakabit natin yan. Papalitan natin yung ating clutch na wire. Or clutch cable. Papalitan natin through hydraulic clutch na. Sana all. No? So, pupunta na ako doon. No, shout it out. Alright? Kita-kita tayo doon, guys. Ciao! So, ayun na nga. Dumating na ako dito sa shop. At sinimulan na ni Anthony na baklasin ang fairings at sisimulan na rin naming ikabit yung binili kong hydraulic clutch at yung hydraulic brake na set ko na rin nabili sa Shopee. So kung gusto ninyong malaman kung saan ako bumili nito, pwede na rin kayo mag-comment or mag-PM sa akin. Nandito na tayo sa part na dahan-dahan ng binabaklas yung lumang Brembo clutch na ikinabit ko dati. At habang pinipihit ni Anthony yung screw, nagkukwentuhan kaming dalawa tungkol sa chicks. Gago! At unti-unti naming sinasariwa yung mga panahong dito pa ako nagtatrabaho. Yung mga kulitan, inuman, at mga kalokohang ginagawa namin. O, diba? Walang connect sa motor. So, ayun. Inuumpisa na ni Anthony ikabit yung clutch master. At parang sinabi niyang parang haba, pre. Putulan natin. Sinukat muna niya ng mabuti para hindi magkamali. Iba talaga magtrabaho si Papa Anthony. Napakagaling, suwabe. So, kung nakikita ninyo, susukatin niya yung eksaktong haba ng rod bago niya putulin. Perfect. At dito ay hinahanapan na namin ng butas yung hydraulic hose na gagamitin namin para sa brake or sa clutch na ikakabit natin dito. Matapos niyang ikabit yung hydraulic hose, kakabit na rin namin yung tangke at saka bomba ng bomba.
Malamang ang next video nito ay yung performance, kung kamusta nga ba yung performance ng pagpapalit ng hydraulic clutch versus sa clutch cable. Alright! Tapos na! Malapit nang matapos! So ayun mga pre, tapos na ako. And medyo mababa na yung, ayun o, nakabit na natin siya guys. Ayan. So medyo edit ko pa to ng konti kasi para mababa yung ano, tulak niya. So edit natin ng konti. Bibili lang ako ng brake fluid. Tsaka ano, nandiyan na siya guys. So medyo ano, bibili ako ng brake fluid. Tanggalin ko to. Yan na, gagawin natin siya ulit. Right? Okay, so let's go. We interrupt this program for a special news bulletin. Yo, what is up guys? Papa Strong here, nagbabalik. So hindi natin natapos yung ginagawa natin kahapon. Nila nga ng first time namin magkabit nito. And hindi namin kabisado yung brake pump or yung clutch pump, I mean. Hindi totoo yan. So, marami siyang naging issue. And sinubukan ko siyang ayusin ngayon. And so far, nag-work siya. And then, meron lang akong napansin kasi tumatagas yung oil niya dito sa kanyang, yan, yung butas dito. So, tumatagas yung oil niya. Ginawa ko guys, binuksan ko siya. And then, inayos ko yung gasket niya sa loob. And, hinigpitan ko yung kanyang lock. Ito, yung threaded to eh. Ayan o. Threaded siya, guys. So, kala ko dati sira eh. At saka, ano. Pero, susubukan ko ulit. Kasi working naman siya, kaso lang. Yung naging issue lang niya is tumatagas yung oil dito sa dulo. So, ano nga ba yung gagawin? So, merong dalawang gasket yan dito sa loob, guys. Yung kahapon, gula nga ng mahirap siyang ikabit dito sa ilalim, lumuwag yung ito, kaya yung gasket niya is maluwag din sa loob, kaya ayun, tumatagas yung oil dito sa dulo. So titingnan ko, kasi hinigpitan ko siya ngayon, titingnan ko kung tatagas pa siya guys. Okay, wala akong cameraman kaya pasensya nyo na guys. Saan ko kayo pwede maligay ito? Cameraman eh. Wait lang. So, what is up guys? Nandito na, nagbabalik. And, sa wakas, na-solve ko na yung issue at natapos ko na rin ito. So, ayun nga, yung gasket na maluwag. So, nahahanapan natin siya ng solution guys. So, ito siya oh. Wait lang. So, ito siya guys. Papakita ko sa inyo. So ayan, wala ka ng tagas na makikita. Wala ka ng tagas na makikita guys, kasi mahigpit na yung gasket sa loob. Tsaka kahit nagbe-bend yung ating rod, hindi siya tumatagas, kasi sealed na sealed yung gasket sa loob. Medyo merong konting tagas, pero maliit lang naman. Konti lang naman yan guys. So ayan, sa wakas tapos na. Dito ko na siya na-continue sa bahay. Ito yung magiging itsura niya. Ayan. So, ibabalik ko na yung pairings ko. Yun. At hanggang sa muli guys. So, abangan nyo na lang yung ibang content natin ng mga rides. Kasi medyo busy tayo ngayon. At nagmamadali ng aking supling. Maghihiram na ng cellphone. Gusto maglalaro na daw siya. So, hanggang sa muli. This is your Papa Straw Hat. Ride safe always. Ciao!